isang masayang araw po. Napakainit ng panahon ngayon dito. Ito po yung ating dalawang inahin na pinawalan. Galing po ito doon sa ating large breeding pen. Ito naman po ay galing dito sa ating third breeding pen or B-Boys Paradise. Dito po sila nasilong sa ilalim ng lumang poultry house number 4. Yan po, hinawayaan ko lang na ganyan ang tambak niyan. Sila na po ang magkakalat pag kinulungan na natin ang lugar. Sila na po ang gagawa ng sarili nilang bedding sa, na may silungan naman. Dito po tayo mag-uumpisa sa likod ngayon. Pasyalan po natin yung isa pang inahin na pinawalan. Tignan natin kung ano ang kanyang kalagayan. Ito po ang pinakahuling umanak. Siya si number 25 sa panganganak sa ating mga dumalaga. So yun pong bilang ko nung nakaraan na 105 piglets dun sa loob, hindi po kasama yung biik ng dalawang ito. Yun po, tago na naman siya sa kanyang shelter. Hindi na po kita yung biik. Sana nakita nyo kaninang naglalakad ako. May halo pong batik. So malamang po anak ito ni Bertib. Tapos, ito na po ang ating third breeding pen o ang ating B-Boys Paradise na nung nagbilang pa nga ako, 105 po ang bilang ko sa ating mga biik dito po sa loob ng pen. So lalabas po, may average tayo ng almost 5 heads per dumalaga dito po. Sa akin po, okay na sa akin yon. Unang panganganak pa lang naman, meron po talagang ilang dumalaga kasi tayo na umanak ng marami, pero marami rin po ang nalagas sa kanilang mga biik. Yun po ang ating mga biik dito, hindi pa po sanay kumain ng starter feeds. Kaya po nag-ulan na naman kagabi. Yun, nakalabas po uli yung feeding trough dito sa ating feed guard o yung lumang barandillas kasi po nabasa na naman yung feeds. So pag ganun po, ipinalalabas ko na lang yung feeding trough para po kainin ng mga inahin yung ating mga natirang feeds. So ayan po, nagagagala na ang mga biik. Malinis na ang ating silungan ng mga biik. Yan po, walang laman. Itong padulo lang po ang may mga kaunting inahin kasama ang ilan sa kanilang mga biik. Yan po ang ating mga biik na naiwan dito sa silungan. Next week po, pagkatapos naming magkapon sa first and large breeding pen, dito naman po tayo magtatrabaho. Yung pong sa first and large, meron din po tayong mga iwawalay doon. Kaya po inaayos na itong ating paglalagyan. Ayan po, ibang biik. Andito. At ayun po ang ating pagod na baboy, si B-Boy. Aboy, pagod na pagod ang B-Boy. Aboy, paliligiran ka ng chicks mo, boy. Pagod na pagod ka. Ha? Hindi ka na makatayo man lang, boy. Ha? Yun po, ang B-Boy. Kapaligid po sa kanya ang kanyang harem. So, ang plano po ay obserbahan siya hanggang buong buwan po ng September. Pero pag hindi pa rin po namin nakikita yung successful mount, sa October po, magpapasok muna ako ng ibang barako kasi sayang naman po ang panahon kung pipilitin ko siya na hilaw pa po ang kanyang sitwasyon. Baka po dahil nga mataas na ang pagkaka-hybrid niya, excuse me po, hindi pa siya ready. So, hintay po tayo ng buong buwan ng September. Kung sasampa siya, iiwanan ko na po siya dito. Pag hindi po, baka si Tokwa ang ipasok ko rito
Dahil si Tokwa, kitang-kita po natin na agresibong nagtatry. So ayan po, nakasilong karamihan, napakainit po. May ilang takers po ang ating wading pool. Pero yung iba po, ayan, pinipiling sa putik maglagi. May cooling effect po yung putik. Tapos siguro yung pagkakabalot ng kanilang katawan sa putik, meron din pong parang insect repellent na effect. Yan po ang pinakamaliit sa ating biik. Pero malakas naman siya. Dumededi po. Kaya iiwanan lang natin siya. Yan po, at least ang ating mga inahin dito, hindi masyadong mailap. Ito po, kita nyo, anak ni Mulefoot. Buo po ang kanyang kuko. So, yun po, kay Berktive, dahil biyak ang kuko, may puti. Ang Berkshire po pala, isa sa mga karakteristik niya rin, na ang paa at nguso yata ang may puti. Para po siyang California rabbit, na yung extremities may puti. Si Mulefoot po kasi, ang tatay ni Mulefoot, may lahi pong Berkshire. Tapos yung nanay niya, native po na pure daw. Kaya maliit lang po ang pagka-Berkshire ni Mulefoot, pero malaki po siyang baboy, matangkad na mahaba ang katawan, kaya po siyang ginagamit pong pang-upgrade din para humaba ang katawan ng ating mga magiging potential na inahin. Yun nga lang po, isa lang ang kuko. Sabi nga po nung ibang vet, hindi daw po normal na isa ang kuko ng baboy. It's more of a mutation. Na ano, kaya lang, ako naman po, ang pagkakaalam ko, meron talagang baboy na ang breed Mulefoot, na malaking baboy po siya, dala po ng mga conquistador sa Amerika. Doon po may naiwang pure strain ng Mulefoot. Dito po sa atin, wala naman talagang pure strain. Nung makita ko po yun, in-advertise sa Facebook, tinanong ko yung nagbebenta kung totoong Mulefoot siya, kung puro. Ang sabi po sa akin, puro daw po. Pero later on, na-trace ko po kung kanino nang galing. Siya po ang tinanong ko. At siya po ang nagsabi na may lahi lang pong Berkshire yung bara kong ginamit. Pero yung inahin, purong native. Yung native pong yon na inahin, marami po ang inilalabas niyang Mulefoot. So, hindi ko po alam kung paano i-explain yon. So, at least alam po natin na si Mulefoot, hindi tunay na Mulefoot, talaga pong Berkshire din siya. Hindi niya lang po nakuha ang mga traits ng Berkshire na maigsi ang nguso at bilog ang katawan. Si Mulefoot po kasi, manipis ang katawan pero matangkad. Ako po, ang prefer ko ngayon na maging alaga ay mas pandak po, mas maigsi ang paa, bilog ang katawan. Yun po ang ating pipiliin sa ating mga breeder. So yan po muna ang ating video dito sa ating third breeding pen. Ikot po tayo, pakikita ko po sa inyo yung mga planong gawin sa farm. So ito po ang uunahin natin sa ating expansion. Ito po ang ating breeding pen number 3. Ito naman po yung kadugsong na kulungan. Ang pen ng ating tatlong makulit. Ayan po si Tokwa. Iiwan po nating open ang lugar na to. Ito pong dulong ito, lalagyan na natin ng bakod na meswire yan. At yung kabilang side po doon, buo nating babakuran din ng meswire yon. Itong side na to, open na lang po ito. Baka po basagin namin ng kaunti ang mga hollow blocks na nakaibabaw na yan, para po hindi maging magsilbing harang sa tubig at sa ating mga alaga rin. So tuloy-tuloy po namin babaklasin yung mga dating sahig. Yan po yung side na yon, na-clear na nila. Itutuloy po namin yan hanggang doon sa area na may bubong.
Ayan po. Doon sa area pong yon, kung nasan yung inahin, doon po natin puputulin yan. Tatakbo po yung bakod mula po sa posting yon. Mag-go across po dito. Tatabasan natin ng kaunti ang kamatsiling ito para tumuloy na po papunta dun sa gilid na yon. Nandun po ang perimeter fence ng farm. So yun po ang tutumbukin niya, yung perimeter fence na yan. So isang pen po yon. Yan pong unahang yan. Magiging extension po yan ng ating B-Boy's Paradise. Tapos ito po lugar na ito naman, yung buong lugar na yan na may shelter na po, gawa ng bubong ng building 4, hanggang dito po. Pagkatapos po, magbabakod naman kami mula po rin sa unahan ng building 4 na yon. Diagonal po yung bakod, papunta po rito. Ayan, dito po natin itutumbok yung bakod. Babakuran po uli natin ang mataas na mesh wire, itong pinaka-perimeter fence. So galing po doon, papunta rito. Tapos yun pong may bubong na yon. Mga dalawa pong poste ang sasakupin ng additional natin sa B-Boy's Paradise. Tapos po itong buong ito may iwan dito. Ito po magiging growing pen natin. Para po may alternate ang ating mga growing area, nakakapagpahinga. Ganon din po ang gagawin ko doon. Dahil maliit po yung area ng B-Boy's Paradise, lalagyan ko po ng alternate area para po pwedeng magpahinga ang lupa kahit na mga 2 or 3 weeks lang, every cycle po siguro ng mga 4 or 6 months. At least twice a year po pagpapahingahin natin yung lupa. Itong large breeding pen, pinag-iisipan ko pa po kung hahatiin din natin. Na ang disadvantage lang po kasi dito, nandun yung balite, masilong po doon, nandito rin yung mga akasya, masilong din po yung lugar na yan. Ito pong side na ito, kulang ang kanilang silungan pag mainit ang panahon. Ito po, baka ang maging experiment naman, lagi na lang kakayuran. Para po hindi maipon yung kanilang dumi sa isang area lang na baka po pag-ipunan ng microbes, maaring viral, maaring bacterial, na magkakasakit po ang ating mga baboy. Kasi po dati, puro nga sila gala dito, isang malaking lugar, mahirap pong mag-monitor, pero hindi po kami maraming sakit na nakikita. Yung hog cholera nga po ang tumama noon, kaya nagbakuna tayo. Ngayon po, namatayan tayo dahil sa pneumonia, siguro po mga 8 or 10 na yung namatay. So, nung buksan po namin, talagang maitim na po yung baga. Ang sabi sa akin nung kasama kong vet na nagbuklat, chronic na yan, sabi. Ibig sabihin, yun nga po recommendation niya, kailangan ayusin natin ang shelter, kaya po nagdadagdag tayo ng shelter. Tapos nga po, yung dumi daw sa loob ng kulungan, dapat nalilinis din. So, yun po ang isa ko naisip, na pagdugsong-dugsongin yung mga kulungan para po pwede silang ilipat ng pataboy-taboy lang. Ito pong large breeding pen, maluwag ang area. Ang ano nga niya, tignan mo kung paano mo makakayod na lang yung ano niyan. Total, yun pong gawing itaas doon, hindi po nagpuputik yon. Itong gawi rito sa ibaba, dahil medyo nakukulong po ang tubig at naglagay tayo ng mangkainan, hindi na po nakakalabas. Kaya po nagpuputik, kaya yun po ang bala ko tambakan ng bato. Tapos po, nakiusap nga ako dun sa kaibigan ko, magfa-fabricate tayo ng scraper. Ia-attach sa traktora para po makakayura natin
ang ating breathing pen. May ipong ko na rin po yung mga bato, kaya daw ipasok sa scraper yan. Pagkatapos po, ikakalat natin na maigi para pantay po yung lupa. At ito pong ating mga silungan, tatambakan natin. Kasi po itong pinakaunang ito na tinambakan ko ng mataas, hindi na po nababasayan. Yun doon po sa B-Boy's Paradise, dahil manipis lang ang itinambak ko, para lang sana wag pumasok ang tubig, binungkal po ng ating mga alaga. Pag malakas po ang ulan, yung tulo na galing sa kanilang silungan, napasok po. So tataasan ko po yun, na malamang maglagay kami ng hollow block sa harapan, para po hindi na nila mabungkal. Kaya kailangan ko po silang itaboy muna palabas pag nagawa namin yung pen, para maayos naman po namin yung kanilang pagsisilungan. So yan po ang ating mga plano para ma-improve ang ating sistema ng pag-aalaga. Silipin po natin yung ating mga palakihin. Yan, dito po muna natin ilinagay ang ating mga palakihing panlitsyon. Marami lang gawain, kaya po itong pinagkulungan ng inahing umanak, hindi pa nila nakakalas. Yan, tapos nagdagdag po tayo ng kanilang mga temporaring silungan muna, para po kahit na malakas ang ulan, hindi sila mababasa, may maganda po silang masisilungan. Aayusin lang po natin ito para hindi masyadong mag-ipon ng tubig na mapupunit naman ang ating lona. Yan po, ipon-ipon sila kung saan sila komportable. Yan, tatry ko pong ayusin din ito para yung mga pool na ganyan maiwasan natin. Yun po ang naging problema natin dun sa kabilang palakihan. Hindi na po nag-drain. Dun po sila naglalagi. So, dumi at ihi, naipon po dyan. Ang very conducive po para sa growth ng mga pathogen. So, yun nga po ang gagawin ko doon. I-scrape natin yon para po ma-drain yung kanilang naging hukay doon na hindi na natatanggalan ng tubig. Pagkatapos po, sasabugan na rin natin ng apog para po ma-disinfect. Kaya maganda po na may ekstrang kulungan na mapaglilipatan ng ating mga alaga para po pag nagkaroon ng ganyang pagkakataon, maiiwas po natin sila sa sakit. Yun po, dahil naging busy tayo noong mga nakaraang linggo, nakaligtaan ko na po yun na dapat ang ating mga lugar pinagpapahinga rin natin. Yun nga po, pinalalahanan ako nung kaibigan kong vet na kahit na 2 to 3 weeks lang magpahinga yung lupa. At least kahit na daw po yung init lang ng sinag ng araw, papatayin na yung mga mikrobyo. At yun lang, walang bagong dumarating na dumi, malaking tulong na daw po yun na makapagpahinga ang lupa. Kaya po ito, yan, bakante ang ating finishing area. Yan po, naglulumot na yung tubig doon. Pabubutasan ko lang po yung bako dito. Sa may unahan, papasok ko na yung bobcat, lilinisin na po natin ang area ito para po ma-prevent yung recurrence ng ating problema ngayon. At hopefully po, magtanda na ako, hindi ko nakalimutan na kailangang magpahinga ang ating area. Kaya nga daw po sa bakaman o sa tupa, pag po may pasture area, nagro-rotate din daw po ang pasture. Kaya po, mag-i-invest tayo
more mesh wire. Yan pong ganyang screen. Babakuran na po natin ang paikot ng farm para po ma-safety natin ang ating mga alaga. So mesh wire and concrete post. Nagpatanong po ako dun sa Porac, mga between 250 and 300 daw po delivered ang isang poste. So order po tayo siguro ng mga 100 hanggang 115 poste. Hindi naman po sabay-sabay yon, para po matapos natin, excuse me po, mabakuran ang ating area. At pag ganun po, every 3 months or so, irorotate po namin ang gamit ng lupa para po maiwasan na natin ang pagkakaroon ng problema sa build-up ng mga microbes. Yun lang po, paalala uli, napakarami naman daw po ng kaso ng ASF dito sa Central Luzon. Kasama daw po ang Pangasinan at La Union sa reporting. Galing po ako sa veterinary office kahapon nang hingi tayo ng letter of acceptance para po makuha natin yung mga baboy sa tsaong. Nagbigay naman po sila. Ang isang kondisyon po, dapat merong certificate na ASF free yung ating mga kukuning baboy na dalawang bulugan. At sigurado naman pong magkakaroon tayo ng certificate doon dahil po sa mismong Bureau of Animal Industry natin ipadadaan yung ating pagkuha ng mga barako. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pagsamang muli pag-iikot sa 4A Animal Farm. Please share, like, and subscribe.